ちょっと怖い。Game boy. Kasi ayan na siya. Ay, ayan. Sorry. Hello. Good evening. It's 11:36. Ano na lang, 20 plus minutes, Valentine's na, Feb 14 na. Solution, salubong. Alright. Mm-hmm. So, okay. Topic natin tonight is love, Valentine's vlog to. Okay, so love is a feeling or love is a decision. Okay, hi Nina, watching from Italy. Yan. Hello sa lahat ng OFW tsaka mga Pinoys abroad. Okay, magandang gabi. All right. Si Mary watching from Dubai. Congratulations daw, sabi ni sa concert. Madam Riza. Ay, salamat. Okay. Oo, so, masaya tong topic. So, masaya tong topic kasi Valentine's, lahat tayo kilig-kilig. Love, love, crush, which crush. Which is always fun. Okay. So, we'll try to start muna by saying na, di ba yung question, is love a feeling or decision? Mm-mm. Okay, is love a feeling, yes or no? Syempre madaling sagot dyan, both. Love is a feeling and a decision. Hindi, feeling muna, is love a feeling, yes, yes or no? Yes, it is. Yes, okay. Mm-mm. So, ilagay muna natin sa start na totoo, love is a feeling, pakiramdam siya, yung kinikilig ka, yung sleepless ka, yearning ka makita yung tao, blah blah blah. So love, yes, love is a feeling. Ngayon yung ano namin sa vlog na to is just to open, lalo na nung bata tayo, 'di ba? Parang wala nung ewan ko lang ha, kami nung bata ka ba may nagturo sa iyo na love is a decision? Ako wala. Wala din. All right. So pareho kami ni Maricara, when we were young, nobody taught us. Nobody really said it. Na love is a decision. Yeah. Okay. So, dahil wala naman nagtuturo sa amin nung bata, ay di kung ano yung pakiramdam namin. Yun yung, kung ano yung feeling namin na, ito, love to. This feels like love. So, it must be love. So, dahil wala nagtuturo, love is a feeling. So, lahat tayo, lalo na nung bata tayo, yun lang, we follow. Lalo na, 'di ba, when you're younger, parang kung meron kang kung wala, 'di ba, mahilig tayo magsabi na ay walang spark, wala akong na-feel. Nung when we go out on a date, parang there sometimes may mga tao na ay may spark. Ay, ito na, kikiligin ka. And then sometimes when you go out with somebody else na parang ay, pero okay lang, parang friend lang. So that comes with a feeling. Okay, sabi ni Vanessa, love is a feeling but staying in love is a decision. Ganda. Okay, so ang sa sinabi ni Vanessa, tama 'yan, no? Love is a feeling. Ang daling mag-start ng love. Yeah. In fact, kami mga lalaki, honest lang ha, we're very very visual. If we see a girl, kaming lalaki, as in makita lang namin yung girl, pag type ka namin, talagang wow, may nararamdaman na kami. We haven't talked to you pa. Yeah. Iba siya sa ano. Iba naman sa women. So, iba so sa women, inyo. Majority, there are women like that also pag nakakita ng guwapong lalaki, parang they feel kilig. Pero, it's more often than not, mas maraming babae na pag nakakausap nila, kahit hindi sila initially attracted, pag nakakausap nila ng matagal, tapos that, she likes the attention that he gives her. She likes the responses. Parang mas nagkakaroon ng feeling of connection. Tapos doon nagsastart yung feeling of love. Yun. Sabi ni Christina, love is a feeling. Lagi kang masaya. Alam mo ba nung nakita kita? Hindi pa kita kilala noon. Nakita kita sa teleserye or billboard. Sa poster. Sa labas ng PBB house, sabi ni Kares. Hindi, pero ako, nakita rin kita sa, walang volume yun, nagsaselta. Sabi ko, uy, may Taiwanese na napakaganda sa TV. Oh. Tapos yun pa lang, hindi pa kita kilala nun, may feelings na ako eh.
Di ba? So, kaming mas lalaki, visual mas visual kami. When we see a woman na talagang gusto namin, talagang may feelings na agad, yes. No? Kahit wala, hindi pa namin kilala yung tao. Mm. Tapos, hindi lahat, ha? Hindi 100%. Pero si Marika, I also agree na most of the women, pwedeng hindi nyo type yung lalaki. Tama? Yeah. Parang... I mean, kung physically attractive yung lalaki, there's an initial parang kilig. Pero hindi, I feel, ha, hindi as lalim as how men would feel by just looking at somebody. Unless mataas talaga yung need for a physically... For a pogi. Oo, may mga babae din na ganun. But I think most, pag it comes, the feeling comes pag nagkakaroon ng emotional, more emotional connection. Yun, which is yung mga usap nyo, blah, blah, blah. Sabi ni Karen Tan Barcelona, love is a feeling, but as time goes by, especially when you get married, it is now a decision. Mm-hmm. You won't wake up every day na lovable ang partner mo. Yan, okay? I think I really like this. Lalo na, I hope may mga singles na nanonood or younger people. Kasi, pag bata ka, you don't care eh. Yun nga eh, parang sana by reading things like this and talk, sana ma-encourage namin yung mga bata and mga singles to talk to married people. Lalo na pag nagsistart pa lang kayo ng relationship. It's very grounding to talk to people na matagal nang magkasama na sa isang tama. Bahay. Para tama. Makita niyo yung realidad kung saan kayo pupunta. Even though you feel like hindi mawawala yung kilig, it's nice to talk to married people. Okay. Sabi ko kay Maricar, ang gusto namin sana i-discuss is besides that love starts as a very, very powerful feeling. Yung feeling ko lang, ha, sabi ko sa iyo kanina, diba, yung feeling ko lang, pag bata ka, dahil sa napapanood mo sa TV, movies, pocketbooks, para bang lahat ng strong feelings of love, parang lahat sila tama. Yeah. All feelings are good. If they are strong enough, it must be good. It must be good. It must be right. Okay. If I feel this strongly about somebody. Which, pag bata ka, nung bata tayo, di ba? Parang naniwala tayo dun na parang lahat ng feelings na strong, malamang, totoo to, it's true. Kasi ang lakas ng feelings eh. Kaya lang, eto ah, sa mga nanonood na single, sa mga bata pa, trust us when we tell you na, pag tumanda ka and you make many, many mistakes, we will all realize na not all feelings, strong feelings of love, are good. Yeah. Okay? Ito yung pruweba. Example. First example namin, may isang babae, nagpe-pray siya, Lord, sana maging kami nito kasi ang daming problema. Please, sabi ng babae. Not seriously, but I have prayed that. Di ba ganun? Oo, parang ay sana siya na lang. Di ba yung babae, nagpe-pray siya na, Lord, please, make it happen na maging kami. Yeah. Sana magkatuluyan kami, blah, blah, blah. And then, hindi sila nagkatuluyan. After 10 years into the future, na-realize ni girl, Lord, thank you. I'm so happy now with my husband. hindi yun yung ex niya. Sabi niya ngayon 10 years after, Lord, I am so happy with my husband. Yeah. He's the best guy I've ever met. Siya yung pinaka maayos na, you know, na partner. Mm. Salamat hindi mo sinagot yung prayer ko before. Yung prayer ko 10 years ago. Ano ibig sabihin? 10 years ago, ang feelings niya of love is, ito na. Uh-oh. Ito na talaga yung lalaki na, if I feel this way, parang, I won't feel this way about anybody ever again. Yes. Ito na yung sukdulan. So sabi ng babae, Lord, make it happen na maging kami na 10 years before. 10 years before yun. O, ngayon, 10 years after, naghiwalay sila and then she found a better and pinakamaayos na partner. Tapos, na-realize niya 10 years after, Lord, buti na lang pala yung feelings ko 10 years ago, hindi mo pinakinggan o hindi mo sinang-ayunan. Ano ibig sabihin?
not all of our strong feelings of love ay laging tama. Yep. Yan ang, kasi nga, ano bang indoctrination sa atin? Lahat ng feelings of love, kasi love yan eh, it's positive. Hindi masama magmahal. Basta ang likod ay pagmamahal, it must be right. Yun. Parang ganon. So, pag tumatanda tayo, we start to realize, oh okay, ang strong ng feelings ko 10 years ago, but those feelings, 10 years after, marirealize mo, ay, hindi pala tama. Yeah. O, parang ganon. That's the first example. Second example, merong isang babae, sabi niya, mahal ko tong lalaki. Okay? Sabi niya, ipaglalaban ko tong lalaki kahit na lahat ng parents ko, kaibigan ko, ayaw sa kanya. Ang daming red flags, sinasabi na ng mga tao sa kanya, we don't like him, bakit siya? And yet, feeling niya tama siya. Kasi ang lakas ng feeling niya eh, ang lakas ng pagmamahal niya at the time for this guy. So pinaglaban niya, naging sila, nagpakasal sila. Yes. And then 10 years after, 'di ba? Pinilit niya eh kasi mahal na mahal niya 10 years ago. 10 years after, annulment sila. Hiwalay sila, they hate each other, they're not talking to each other. O ano na nangyari sa feelings mo of love? O 10 years ago you felt Siya na. Ipaglalaban mo siya, di ba? Sa lahat ng tao, kahit na sinasabi nila parang may ang daming red flags. Yeah. O, kaya lang after 10 years, you realize your feelings were not actually right. Hindi siya tama, no? Mamas boy siya, babaero. Ang daming red flag, pero tiniloy mo pa rin kasi nga, yung feelings mo ay sinasabi sa'yo, siya na. Parang ganun. So, 10 years after, hiwalay din. So you realize then, my feelings 10 years ago, na siya na talaga at ipaglalaban ko siya, ganun. Meron din kaming parang nagsulat or kakilala in a way na nung girlfriend pa lang siya, dahil ang lakas-lakas ng feelings niya, ang dami niyang nagagawa for the guy. She was very sweet. Lagi siyang may, I miss you, I love you, how are you, kumain ka na ba? Very maalaga siya, very ma-message, which the guy really appreciated. Sobra siyang na-in-love. Because of those little messages, she would leave little notes for the guy. She would make little surprises. Yung mga may ilalagay siya sa lunchbox, yung mga ganun ka maliliit na sweet. Sobrang gustong-gusto nung guy. Nung nagpakasal na sila, and real life happened, nagkaroon ng kids, ngayon, pag tinanong yung girl, hindi na niya ginagawa yung mga little things na yun, nung boyfriend-girlfriend pa sila. And when you ask the husband, yung guy, parang, oh, of course, okay lang, naiintindihan niya. Pero, alam mo yung sa tono nung lalaki, parang miss na niya. But when you ask the girl, parang, oh, ba't di mo na ginagawa? And then the girl would just say, eh, hindi, wala na yung feeling eh. Wala na yung strong feeling that made me do that. So, di ko naman muna gagawin. I'll just focus on my kids. So, nakakalungkot. So, yung third story, ano yung third story natin? So, yung first story, Lord, sana maging kami. 10 years after, naghiwalay kayo, may napangasawa yung bago, sabi niya, Lord, buti na lang 10 years ago, hindi mo ako pinakinggan. Okay? Kasi happy ako ngayon sa asawa ko. So, the emotions 10 years ago na pinipilit mo, dapat sana kayo ng ex mo, hindi siya tama. O, pangalawa, yung palawang story naman, pinilit naman ng babae. Hindi, Lord, kahit maraming red flag, itutuloy ko to. 10 years after, annulment sila, naghiwalay sila. So, yun naman yung you look back, yung feeling mo 10 years ago na tama na feelings of love ay hindi rin tama. Okay, that's why nga we're opening the ino-open namin yung angulo sa mga bata na pag bata tayo, we always feel na lahat ng feelings of love tama, parang tama, love is always good, love is never bad, parang ganun. yun ang pananaw natin eh. Kaya lang habang tumatanda, we realize hindi siya tama, hindi siya totoo at hindi siya tama. Love is actually amoral. Pag sinabing amoral, pwedeng good, pwedeng bad. Okay? So again, love is ang totoo, ang truth ng love is
It is a feeling, it is an emotion, pero it is amoral. Ay, there's one example na talamak din na hindi natin na-mention. Yung mga, we're not defending this ha, but this is just reality. Yung mga kabit. I don't think any woman or any guy wants to have a kabit. I mean, it's not, hindi naman yun ideal. Parang nobody woke up one morning and said, hey, I want to be the third party in a relationship. Wala. Pero yun lang, parang andaming nagsulat sa amin, andami rin nagkwento sa amin na mga naging third party. They always say na alam ko naman mali, but the feelings are so strong. Mm. So, hindi nila sobra nilang mahal yung tao. So, kung ano-ano na yung ginagawa nila, kahit alam nilang mali. Pero, yun nga, it's because of the strong feelings. Tama yung sinasabi mo ha, parang andaming kabit na nagsulat sa amin, sa RM, sa DM, sa direct messages. Alam nila eh. Alam nila yung tama't mali. Yeah. And I think, just like us, like tayo rin, tayo rin naman, palpak eh. So, marami sa atin, we already know as a, Catholic nation ang Pilipinas, Christian, maraming Christian, whatever. Alam ng marami ang tama sa mali. And yet, yung mga kabit or alam natin mali yung pinasuka natin, pero sa sobrang sarap ng emotion na nabibigay, 'di ba? Nung moment na 'yon, yung tao na 'yon, kahit mali, may asawa, kabit tayo, whatever, ginia-justify natin. We tend to naniniwala kami na akin to ah. Ano tingin mo? Which is stronger, emotions o logic ng isang tao? Emotions, 'di ba? Kasi nga no matter ano alam mo logically, ito sabi sa Biblia, ito ang tama't mali. Kapag na-overcome ka na ng emotions, usually bumibigay talaga tayo na 80-90% talo ang logic ng tao dun sa emotions niya. Kaya maraming kabit na nagsusulat sa amin na RM, alam naman namin mali. Yeah. It's just that, hulog na ako. Diba? Hindi na ako makaalis kasi napamahal na ako, nag-sex na kami, I gave my body na. Parang ganun. O sinasabi naman niya, hiwalayan naman daw niya asawa niya. Sabi niya, magpapaanal daw siya. Ganun. Ang dami nating... Parang kahit alam niya na hindi far-fetched na siya. Minsan kasi pag may mga, ang dami rin nagsulat sa amin na pinapromise nila na, hihiwalay ako. Hihiwalayan daw yung asawa ko, mag-aannulment kami. Hihintayin talaga ng babae dahil ang lakas ng emotions niya for the guy. Yes, emotions overcome logic most of the time. At ang next, ang malakas. Ito ang malupit. Totoo yan, ha? Alam mo, nakalagay sa scripture yan, yung sinabi ni Aling Jingle. Sabi ni God, may scripture yan. The human heart is very deceitful. Kumbaga, as much as we think na mabait tayong tao at hindi tayo makabasag pinggan at we're so righteous, ang human heart daw talaga, deceitful, mapanloko. So minsan, kahit mali na yung ginagawa natin, di ba? Alam naman ng logic eh. Kaya lang, the emotions are pleasurable. May asawa pero ako yung hinahabol niya. May asawa siya sa Pinas pero... Lonely ako. Tapos binibigyan niya yung hinihingi ng heart ko na companionship. Companionship. Sa akin siya natutulog, sa akin siya umuuwi, ako ang pinili niya. We tend to justify all of these things. So, emotions are very powerful. Ganun siya kalakas na... Even if you know it is wrong, the heart will find a way to make it look right. Yes. So, yan yung third example namin, yung kabit. Alam niyang mali, pero the feeling, the strong, powerful feelings of love make her justify. Bakit ipaglalaban ko to? Kasi ako yung pinili niya. Parang gano'n. Yeah. Something like that. Okay, tapos ako naman, pang-apat na story namin, bilang lalaki, marami akong naging barkada high school, college, after college, sa trabaho, gano'n. Parang kami mga lalaki, honestly, parang wala kasing masyado nagagabay na matatanda na lalaki. No? So, ito totoo to 80-90%.
marami sa aming mga lalaki, we view, pagbata kami ah, mm-hmm. yung feeling namin, ah, love ko siya, parang, di ko, I cannot wait to see her next day, ganon. Mm-hmm. Yung sobrang lakas ng emotion, akala namin, mga lalaki, it's love. It mm-hmm. is actually more of lust. Yeah. O libog. It's a sexual desire. Mga lalaki, hindi namin naaminin yan, pero yung mga younger, lalo na pagbata ang lalaki, we think, oh, love ko yung girl. No, no, no. It's actually 10-15 years pag tumanda na tayo, we look back, marirealize natin yan na, ah, okay, ang gusto ko lang sex. Kaya totoo yung sinasabi nila na men give love sa babae to get sex. Yun ang gusto ng lalaki, sex. Babae naman, baliktad, no? Women give sex to get love. Kasi ang gusto ng babae, pinerpursue siya. Mm. Siya yung importante, siya yung hinahabol, siya yung gustong makita araw-araw. At hahabulin talaga ganun. Siya nung guy, lalo na if he has not had sex with her yet and Kaya mapapansin nyo, di ba, kapag napagsawaan ka ng lalaki sa sex, bawa nakuha ka na niya sexually mga 2 years, ganun, sex, maraming beses na kayo nag-sex, parang pag hindi ka niya totoong love, aalis yan o mararamdaman mo lumalamig kasi nakuha niya yung gusto niya. It's not really love. Pero again, sino bang lalaki aamin sa babae na, alam mo ba, ang gusto ko sa'yo, katawan mo eh. Nobody will say that. No man will ever admit. And parang ganun. There are some men that are not fully aware na sa sobrang lakas ng feeling niya for sex, feeling niya ito yung true love kasi ang lakas ng emosyon. So kahit siya, blinded din siya. Mm. So ang hirap din. So pagbata kang lalaki, masyado mapusok yung sexual drive mo, lalo na ngayon na 24/7, you can see so many things online na. Mm-mm. Parang, so, ang batang lalaki, ano yan eh, sobrang uhaw yan na itry yung sex, parang ganun. So, kahit di naman talaga niya mahal yung babae, yeah, isi-sex niya. Kasi nag-iinit siya eh. Oh, ngayon, yung babae naman, kapag butas ka sa loob, wala ka masyadong loved or hindi ka secured as a daughter, as a babae, ang nangyayari, bibigay mo yung katawan mo kasi nga you yearn to be loved. Yeah. Oh, 'di ba? So anong nangyayari, ang masama, oh, thinking na if you give your body, you will make him fall more in love with you. In love with you, which kind of happens at first. At first. Mm. Kasi kapag craving ng sex yung lalaki, hindi naman niya aaminin. So sabihin niya, "I love you." Mm-hmm. O kung mahal mo ko, bigay mo sa akin yung katawan mo. Mm-hmm. Yung babae naman na bata, wala masyadong pag-ibig sa buhay, nanlilit siya. So, a man giving her all the attention, ano siya ngayon, para siyang natutunaw na butter, oh, di ba? Parang wow, I feel so, kinikilig siya. So ang gagawin niya ngayon, bibigay ko yung katawan ko, di ba, para mahalin mo pa ako. Ang masama diyan is pag nabuntis yung girl and then napagsawaan siya sa sex ng lalaki. Kasi nga hindi tayo marunong mag-discern, 'di ba? Hindi tayo marunong tumingin ng malalim eh. So nangyayari, nabuntis yung babae, pinagsawaan na yung lalaki, parang wala na sa akin excitement tong babae. Alam ko na yung amoy niya, lasa niya. 2 years na kaming nagmotel na kami, nag-sex na kami, lahat. Wala na siyang amor sa iyo. Oh, may bago na naman siya nakita ngayon. Mm. Oh, di doon na siya ngayon. So ang pinakamasama diyan, yung naanakan ka. Oh. Now you realize, oh, bakit ganun? Akala ko ba mahal niya ako? No. A lot of young men, ang gusto lang sa babae, katawan. It's just a sexual pleasure talaga na hanap. But yun nga, ang reality, kami mga lalaki, we will never admit na it's your body that we want. Body is a wonderland. Feeling nila, love yun. Ayun, parang ganyan. Parang, so, I think also sa young women din. And when we were younger din, eh, feeling natin yung cloud nine phase, yung high emotional high, feeling mo it will last forever. Eh. Yeah, yeah. Ito you're totoo really to. Ako, mga lalaki mahilig sa fantasy. Yes.
yung mga sex, maraming sexual fantasy siya. Babae din naman, iba lang. Hindi, iba. Alam mo, ibang lalaki. Mm-hmm. Alam mo, I'll tell you, ang dami nagsusulat sa amin na grabe, wild yung fantasy. Kaya nga minsan, di ba, hindi na kaya nung babae, nagsumbong sa Jessica Soho ba yun? Yung nag-asawa na sila, sabi nung lalaki, oh, tara, mag-threesome tayo or magkumuha tayo ng cuckold, may bull, merong third party papasok, ganun. Tapos manood ka lang habang nagse-sex kami, ganun. O mga swinging, kung ano pinapasok, di ba? Kasi nga, yung mga lalaki, lalo na minsan pag yung lalaki, ang trabaho nila, they go to North America. Kasi, kasi iba ang kultura dun eh. O Europe. Pag nakatikim yun, babalik yun sa asawa niya. May pagagawa yun na ayaw ng asawa. The asawa finds repulsive, no, na sexually, bakit pinapagawa sa akin ito ng asawa? Kasi nga, nakatikim siya dun eh. Nakatikim siya sa Europe. O, so nangyayari, pagbalik niya ngayon, ipapatry niya sa asawa niya. Eh, asawa naman, syempre, matiisin. O sige, kahit na Katoliko o Kristiyano ko o hindi ako naniniwala dito o I find it nakakadiri, right. Eh, gawin na lang natin kasi ayoko naman sa iba pa mabaling yung asawa ko. So, gagawin nila ngayon kahit ayaw niya. O, parang okay. Ganoon. So, you have all of these sexual fantasies din ng lalaki. So, minsan, hindi rin naintindihan ng lalaki at ng babae, yung realidad na minsan akala mo love, akala ng babae love, lust pala. Katawan lang ang habol sa'yo. Kaya nga, bakit kapag naanak ka na o nagsawa na, umaalis yung lalaki? Kasi nga, wala na eh. Wala na siyang sexual... Parang naubos na yung high. So, naghahanap na siya ng bagong high. Naghahanap siya ng bagong masisex ulit. Actually, today, may nag-message sa atin. Sabi niya, bakit daw parang nag-iba na? Single mom siya. Tapos, meron siyang ka-live-in ngayon na boyfriend. Sabi niya, 1 year na tayo mag-live-in. Dapat naman, makishare ka naman sa expenses. Iniwan siya. ang sagot natin sa kanya, yan, katawan lang hanap sa inyo niyan, di ba? Kasi nga, nung sinabi ng girl, sandali lang, single mama ko, may anak ako eh. Tapos 1 year na tayo magkasama sa bahay. Mag-share naman tayo sa expenses. Grabe, 1 year siyang tumira ng free. So, kita nyo ha. So, ano na-realize nung single mom? Sabi namin sa kanya, katawan lang ang habol. Katawan and pera. Sex lang. Kasi nga, nung humingi ka na ng responsibilidad sa finances, sa mga sharing ng mga bayarin sa bahay, mga gastusin, ayaw na nung lalaki kasi sex lang ang habol niya sa'yo, katawan lang. Ang sagot ng girl sa atin, hindi na siya ulit nag-reply sa chat. Ibig sabihin, umalis yung lalaki tapos di na siya sumagot ulit. Yeah. Parang ganun. Very sad. So yan ha, sometimes we think it's love, pero ang ilalim niya, lust, katawan lang talaga, sex lang ang habol natin. Parang ganun. Takot sa responsibility. Hmm? Sabi niya, pwede rin. But yeah, but gusto siya nga, hindi malalim yung gusto niya dun sa babae. So, very sad. I-ano natin to. So, yan ha. Yan yung isang example natin ng stories is, minsan you think the feeling is so strong na love to love. No, it's actually lust. Yung mga lalaki. Kaya lang yun nga, hindi kami ever umaamin. Yan ang tricky sa mga babae. That's why yung mga girls, you have to also be wise. Kasi yeah, kami mga lalaki, hindi namin aaminin sa inyo na yun yung pakay namin. We will never admit. Some don't even admit to themselves. So, yan yung mga ano. So again, pagbata tayo, all feelings of love is good. Pag tumanda ka, you realize, oops, para yung naramdaman ko, hindi lahat tama. Merong tama, merong hindi masyadong tama. Parang ganun. So, if we don't learn from our mistakes, mangyayari, paulit-ulit siya. Paulit-ulit. Parang yung story namin nung true story to ha, parang may isang kasambahay, apat na yung anak niya, apat, iba-ibang tatay yung apat na anak. Tapos, one time hinanap siya nung boss niya, nasaan ka? Buksan mo yung gate. Nandun siya, kasama yung boylet niyang bago, yung kapitbahay, may bago siyang boylet. Nabuntis yun, nabuntis ulit siya, so panglima na. Yeah. Tapos tinanong siya ng boss niya,
yung apat na anak mo na iba-ibang tatay, nasaan? Ayun, pinapaalaga ko kay mama papa sa probinsya. Sabi nung boss niya, ah, ganon, yung nanay-tatay mo sa probinsya nag-aalaga ng apat na anak mo sa iba-ibang lalaki, apat na iba-ibang lalaki. Tapos sabi nung boss, okay ah, parang living single ka dito sa Maynila, parang tapos yung kapitbahay, yung tauhan din ng kapitbahay, yun yung nakabuntis sa kanya. O di nag-live-in sila, live-in. Nung huli, naghiwalay rin, nabugbog din siya. O pero may panglimang anak na siya. O panglimang lalaki na yun. So pero every time, for sure, every time nagfo-fall in love yan, feeling niya, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Parang ito na yung love na hinihintay ko. Parang. So, I mean, all of us naman, we make stupid mistakes sa love. Kaya lang, habang tumatanda, magandang we have to learn na rin, no, from our mistakes, ganun. Para hindi natin maulit. Kaya masyado, pakinggan po ganun natin si Aling Jingle. Kasi, ay ako, sobrang... Hindi rin ako nagmamalinis. I also, you know, we also did these things when we were younger. Mga, di ba? Pero para to get love. Pero totoo yan eh. I mean, yung traditions, the traditions have a purpose din pala. Kasi, di ba, kung maghihintay ka, syempre mahirap yan gawin, especially in today's society, di ba? Pero kung maghihintay ka talaga ng maayos na commitment na talagang he will put a ring on it, mas malaki yung chance na talagang ikaw talaga yung gusto, hindi yung sex. But then, of course, marami rin magsasabi na naghintay, and kahit kinasal, nagiging ano pa rin, nagloloko pa rin. Pero at least, magandang pananggalang na huwag muna isuko ang bataan agad-agad. Maraming salamat, Aling Jingle. Ito ba, may comment ka ba dito? Yung maraming kausap online kasi it gives you the feeling of being pursued. Kasi ngayon, di ba, online na ngayon eh. Kasi pwede kang ligawan ng taga-Italy, pwede kang ligawan ng taga-Canada, taga-US. Sorry ah. Si John Dominic, other girls think love is sex. So yun, oh, tama. Ano? Parang, think love is sex? Parang pag yung I think, tama ba, if the guy is pursuing her for sex, feeling niya love na yun? Feeling nung girl, other love girls na siya, girl. Think that love is sex. Oo. Di ba ganun nga yung line ng mga lalaki? Kung mahal mo ko, ibigay mo sa akin katawan mo. Tapos feeling ng girl na parang ganun. Pag yun yung hiningi niya sa akin, edi mahal niya siguro ako. Which is not always the case. Kaya lang yun nga yung minsan nangyayari, di ba? Binigay mo nga yung katawan mo, nag-sex kayo, nung napagsawaan ka, iniwan ka naman. So hindi siya love. That's why ano na siya, last lang siya talaga. Parang ganun. Di ba nasa news yun, parang few days ago or weeks ago na parang ang dami ng teen pregnancies. Yeah, pababa ng pababa. And, yeah, but the age ng pabata of the guy na nakabuntis sa kanila is they're in their 20s. Older men. Yun yung ano sa GMA ba yata ano yun? Hindi kapwa teenager. Although I'm sure nangyayari din yun sa teenager to teenager. Pero yun nga, dun sa news article na yun, mga as early as 13, nanganganak or 13, 14, tapos ang nakakabuntis sa kanila, ano na, adult. Yan o, online hunting sex. Maraming actually ngayon, dahil online na, di ba? So, maraming scammer ngayon, pinaperahan yung babae or lalaki, pinaperahan online. Kunwari, dating app, pero, nagkasakit. Paghulog ka na sa kanya emotionally, ayan na naman yung emotions, di ba? Magde-dating app hanggang sa maramdaman ng scammer na hulog na emotionally, tapos mag-aano na yan, may sakit yung nanay ko, lola ko, magpapadala ka ngayon ng pera. Kaya sa Tulfo, di ba, may na-feature na ganun, yung naloko siya online kasi nga nahulog siya. May pedophilia rin ngayon, sabi ni No, okay yan. Yeah. Totoo yan. May pedophilia, tapos meron pa ngayong ano, pwera sa scammer, meron din yung ano, yung akala di in love si girl dun sa online niyang ano, sa foreigner niyang online na BF kuno. Hindi niya alam yung BF niya. Marami sila all over the world. So isa ka lang dun sa nilalaro lang niya, parang ganun. So that is very dangerous. So
Ang gusto lang namin sabihin sa part 1 ng is love a feeling lang or a decision is, totoo naman, love is a feeling. Pero pagbata tayo, we believe na all feelings are good. 100% they're good. Kaya lang, pag tumatanda tayo, we make many mistakes. Ang nare-realize natin, hindi lahat ng feelings of love tama. After 10 years, 15 years, we realize, oop, mali pala ako. Di ba? Mali yung feelings ko. Akala ko, in love ako. Akala ko, tama. Parang ganun. So, we have to be careful na pag may emotion tayo, sandali, nakakapag-isip pa tayo na, tama ba to? May nararamdaman ako, pero tama ba to? Or, parang ganun. Ako, parang personally, looking back, sana, nung mataas yung emosyon ko at alam ko na sobrang kilig ako, hindi ako nakakaisip ng diretso, I will talk to somebody na grounded, na may relationship din na maayos. Kasi yun yung hindi ko ginawa din as a younger person dati. Parang, I didn't talk to people who were married. I didn't think na worth kausapin ng mga tita ko, nanay ko, or ninang ko sa binyago, whatever. Parang, feeling ko dapat kausap ko lang friends. Eh, pag friends din, eh, pare-pareho lang pare-pareho kayo na may kayo, experience na ganun perfect. Lang. Parang same, parang peer. Iba rin yung, as a young person, may kausap ka na napagdaanan na yung pinagdadaanan mong mataas na emosyon. Tama. Kasi alam niya yung realidad na bababa din yan. Bababa rin, yes. Ito sabi ni Ninya, pag bagets pa, love is a feeling. Pag tumatanda na, love is a decision na. Ito, mas explained pa well, no? Si Luis, sabi niya, early in time, more on, pag early, more on feeling. Habang tumatagal, maaaring mawala minsan yung feeling, but if you decide to be with that person through good and bad times, that's called commitment na or a decision. Totoo. So, pag tumatanda tayo, parang, naku, pagod na ako. Well, may mga lalaki, honest naman, may mga lalaki na hindi pa pagod mambabae. Kasi sa kanila, every bagong babae, exciting yung feelings eh. Yeah. So, totoo naman, kahit 40 plus, 50 plus, maraming babaero, totoo naman. Kasi ang exciting sa kanila yung laging bago yung sex, laging bago yung babae. Mm-hmm. But, marami din ang pagtumatanda, parang pagod na ako na, di ba, playing around, pagod na akong papalit-palit. So, tama yung sinabi ni Luis, di ba? If pagod ka na and you want to find somebody na yung pangmatagalan na then love cannot be just a feeling. Darating yung araw, sabi nga ni Luis, di ba? Darating yung araw na nagigising tayo na mahal ba natin isa't isa? Yes, but it's a decision. It's a decision. So may mga araw na hindi kayo okay, bad mood kayo, nag-away kayo, may tampuhan, may hindi kayo pinag-agrihan, may konting samaan ng loob. There are days in a long-term commitment na yung feeling wala. Kaya lang, sabi ng mga married mentors namin, bakit kayo strong? Bakit kayo tubagal ng 20 years or whatever? Eh kasi nga, love is a decision. Aba, first time namin narinig yun. Love is a decision. So, kahit wala na yung feeling, minsan, may mga araw na wala, but you choose to stay because may decision ka. May commitment ako kay Maricar, may commitment siya sa akin. O through thick and thin, ganun. So, nagiging from love is a feeling, nagiging decision. Love is a decision. Ngayon, question. Paano kapag matanda na kayo pareho, tapos pareho pa rin kayong love is a feeling? Hindi na kayo together. hindi kayo tatagal. Kasi nga, pag may nararamdaman kayo, tapos. Yeah. Di ba? As in... Actually, mamamangha ako if you are still together na sobrang matanda na kayo and you're still together tapos pareho kayong love is a feeling. Paano kayo nag-stay together? Kasi in those long years, for sure, nagbago-bago yung mga feelings ninyo. So, yun, love is a feeling that sometimes leads someone to make a stupid decision, si Helen. Helen. Tama to, ha? Ako, kami, aminado kami, nung bata kami, talagang pangit, eh. So, totoo itong sinasabi ni Helen, love is a feeling that sometimes leads someone
to make stupid decisions. Mm. Kaya nga, di ba, after 10-15 years, balikan mo yung feeling mo, yeah, parang, oops, mali pala ako. But you only realize later on. Kaya yung feelings, hindi pwedeng ituro natin sa mga bata na, oh, whatever tama. You feel, lahat yan tama. Mm. Takbo ka lang. Run with your feelings. Hindi pwede. Kasi nga, the older we get, we realize that some feelings are really bad. No? At pag wala kang strong will para labanan yung feelings na yon, eh medyo mahirap. Mapupunta tayo sa hindi maganda. Ayan, right? So, what can you say about girls? Ito? Oh, sige nga. What can you say about girls give their self or not a serious relationship or they're on their peak when the time comes for a serious relationship, they have nothing left to give? Well, alam mo, honestly, may mga kaibigan, may mga kilala kami mga girls ngayon na bata na wala. Honest lang sila na, I don't want a commitment. I don't want marriage. I don't want a seat. Parang, imagine mo, ang sinabi nga nila is, we're having sex with certain people na walang commitment, walang label. So, na okay lang sa kanila. Wala tayong mai-impose kasi yun ang belief ng bata eh, na, you know, I want sex without commitment. O di, ang ano na lang namin sa kanila is, protect yourself. Kasi kung mabuntis ka, tapos wala kayong commitment, kawawa naman yung bata. Ang hirap din kasi the way na kinonstruct niya yung sentence, parang talagang desidido na yung babae na wala na. Yun nga yun, di ba? What can you say about girls that give themselves, their bodies, but hindi serious relationship? Exactly yung kilala natin, di ba? Parang, I want to have sex, I'm having sex with a man, pero ayoko nang, wala kaming label. Ayoko na emotional attachment. Wala kaming attachment. O di, kung ganun ang belief niya, wala tayong magagawa. Diba? Ako, side comment lang, makes me wonder, ano kaya nangyari sa kanya? Makes me wonder, parang, what happened to her decide. May nagsasabi kasi way. Na kultura siya ngayon ng mga bata, na no labels, they don't like pero labels. Pero kasi the girl that we know, na may ganyan, na may label. Oh. Well, we know what happened behind the scenes. Tama naman, tama naman. Bias ko lang, most of the time, something happened na might need some healing. Sabi ni Stephanie, just choosing to stay in a casual relationship na may casual sex po ba, may feelings na po ba doon, deciding to stick together. Honestly, we don't know. Alam mo, there's a girl na nakipag-eyeball first time sa mall, afternoon sex na sila. Ganun na siya ka. Choosing to stay in a casual relationship, may feelings na ba doon? Kasi ako, parang... Choosing to stay in a casual relationship. Honestly, hindi namin alam. How can you choose to stay? Pero nakakashock lang. Nakakashock lang yung first eyeball nila, di ba? Diretso sex na sila. Parang, maraming ganon. Meron din. Actually, hindi ko super gets. So, hindi namin alam, no? Pero, hindi ko super gets yung question. Pero choice nila yun eh. Yes. They really believe na pag nag-eyeball ako, kung trip kita, trip mo ako, di mag-sex na tayo sa motel. Tsaka parang ngayon, ang daming klaseng relationship. And the people who are in those, di ba yung anthropol and yung mga kung ano-ano, open relationship. And the people in those relationships, they feel na it's love. It's what feeling nila, yun yung tama. Mm-hmm. So if this casual relationship, the two people choose to stay, pero yung that's pero pero yung babae may trauma yon from the past. Yung kaya, kilala natin may trauma yon, may trauma. Kaya, yes. It's a contributing factor kaya siya ganun. Correct. It's not she was born like that. Correct. Mm. Totoo yun ha. May damage na ginawa yung family sa kanya. Kaya rin siguro the way she views relationships ganun din, di ba? Casual something happened to make something happen. Decide to have that lifestyle. Yon. All right. So, ang final na tayo. So, ang gusto nating pakita yung ito lang yung pinaka summary ng aming today. So, we all of us start from love is a feeling and all these strong feelings is good.
All the strong feelings of love. All the strong feelings of love. Yung kilig, are good. Kilig. Matas na emotion. Yeah. Can't wait to see you. I can talk 5 hours with you. Ganyan. Yan. Pero habang tumatanda tayo, we make so many mistakes sa love. Mm-mm. Then we realize 10 years, 15 years, 12 years after na, okay, mali pala yung feelings ko 10 years ago. Mm. So we start to learn from our mentors, from our married mentors, yung mga matatagal ng married na they're very happy, na, okay, bakit kayo tumagal? Richard Maricar, love is a decision. May mga araw na we don't feel loving to each other, may araw na bad trip kami sa isa't isa, but why do we stay? Because we decide. Because we decided already long time, we decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed. Okay, so not all feelings. So nagbabago ngayon ang tingin natin. Not all feelings of love are good. O kasi nga, 15 years after, 10 years after, you look back dun sa feelings mo, ay buti na lang, di kami nagkatuluyan. Mm. So, correct. Yung feelings mo, 10 years ago, mali yun eh. O, but akala mo tama. Right. So, yan yung ino-open namin dito sa discussion ngayon na love is a feeling, yes. Mm-hmm. Diba? Are all feelings of love good? Sa umpisa, yun ang pananaw natin. Yes. But, ang katotohanan yan when you get older mm-hmm. is love. For love to last, kailangan decision siya. Because there are days na I'm not lovable. Oh, there are days na I don't feel like loving the other person. Or ako, hindi ako lovable. Oh, may araw talaga sa lahat ng matagal na mag-asawa, alam nyo yan, di ba? May mga araw na hindi tayo okay. Oh, pero why do we stay together? Oh, why do we work it out? Bakit yung mga married mentors namin na dalawang dekada ng married, but okay pa rin sila. Kasi nga, they always say, love has to be a decision. Hindi pwedeng kung ano lang feelings mo, mapusok ka lang sa feelings mo, hiwalay na. Yeah. Hindi pwedeng ganun. It becomes a decision. It becomes a decision. And then, not all feelings of love are good. Hindi porket may nararamdaman ka na asa kabit, na hulog ka na. Hindi porket may spark, tama yung relationship. Or, bawa, office mate ka nung Pinoy sa abroad, may nararamdaman na kayo kasi araw-araw kayo magkasama sa trabaho. Those feelings do not make you right, especially to the legal wife na nasa Pinas. O kaya nga, not all our feelings of love are actually good. Yeah. So, pag tumatanda tayo, we have to actually learn na ano ba yung mga feelings of love na malalakas ha, that can be strong, na hindi siya maganda? Mm-hmm. Kasi nga, pag nakikita mo na siya, you can now avoid it. Yeah. Kasi pag hindi, pag ang pananaw mo kasi, lahat to maganda. Mm-hmm. O di i-justify mo na lang. In love na ako sa office mate ko kahit may asawa siya sa Pinas. Mm-hmm. Parang gano'n. O di i-justify mo na kasi nga, all feelings of love are good. So dangerous if we become adults, tumanda tayo, na ito pa rin yung feeling natin. Love is a feeling, tsaka lahat ng feelings of love are good. Hmm. Pag yan pa rin yung pananaw mo pag tumanda ka, mahirap, no? Mahirap. You might have an affair or basta mahirap pag nag-away kayo tapos naging negative naman yung feeling mo. Susundan mo yung negative feeling tapos alis agad. Wala nang love kasi negative na eh. Hmm. Ayun. So I would like to end this with a quote from, I really like this, there's this woman called Elizabeth Elliot. Sobra ko siyang gusto. I-Google niyo siya if you are curious. Araw-araw niya pinapakinggan niya. Anyway, sabi niya, parang, when you fall in love, you get married. Mm. But when you love, nag-a-advise siya ng lalaki. May lalaki na humihingi sa kanya na advice. Tapos sabi niya, because you love this woman, you'll get married to her. But once you're married to her, that is now the reason why you should love her. Parang gano'n. Eh, di ba clear? Di ba? Ano ulit? Because you love this woman, you will marry her. Tama. But once you're married to her, that marriage is now the reason why you have to keep loving her.
Kasi dahil sa commitment mo. Oo, dahil nag-commit ka na. Dahil nag-commit kaya ka na. Ilalove mo na siya. Parang you started the commitment with love. But because of that commitment, now you are committed to stay in love. Parang you work on it, you keep working on it. Para maging in love pa rin kayo. Tama. Yun. Ngayon, kung ang pananaw mo love is a feeling, panag-away kayo, hiwalay na kayo. O uminom ka na, o humarap ka na ng iba, o parang ganun. Kasi nga, puro feelings lang eh. Mahirap yan kapag puro feelings. Yon. Yep. So, we hope na itong discussion opened some angles para lumalim lang yung pananaw na love is not just a feeling lang, no? Pwede siya maging decision, commitment, ganun. Lalo na kapag naghahanap ka na ng partner na pangmatagalan, na hindi yung panglaro-laro. Kung maglaro ka muna, kasi pwede ka naman maglaro kung gusto mo maglaro. Pero if yon, sana yung discussion na yon will help you find the partner na you're looking for, na magiging best friend mo na forever. Yeah. So this is RM. This is our, if you like yung discussion yun, please like and share and subscribe dito sa Facebook. And also may YouTube kami, Relationship Matters PH. And yun lang, Happy Valentine's 2023. Alright, see you next time. Morning. This is RM saying, wag pera-pera lang ang pagkuhan. Ay, ano po? This is RM. Pagod na kami. This is RM, your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at ninang. All right, have a good night's sleep. Happy Valentine's, everybody.